Okay, so today, I'm so excited to share with you the word. And it's a topic na actually, this is what the Lord is teaching me for the past 2 weeks as we prepare for the Mission Week na paparating, ang Mission Compassion. And I believe it, hindi lang ito para sa mga kabilang sa mission team, but it is for everyone. The Word of God is for everyone. Walang pinipili. So whether you are part of the mission that is upcoming next week or not, this Word is for all of us. Amen. And I believe that the Word of God today will challenge us, mga kapatid, and minister to us. Alright. So the topic that we're gonna talk about is about the heart of a servant. Heart of a servant. And this passage comes from the Mark 10, in the word Mark 10, verse 41 to 45. And alam niyo mga kapatid, sa mundo natin ngayon, there's a lot of people who say na they wanna be great. Diba? Pag tinanong mo yung mga bata, gusto kong maging doktor, gusto kong maging engineer, diba? Gusto nilang maging something great in the future, diba? And even sa ating mga career, pag nagtatrabaho tayo, we are in pursuit of greatness in life. Diba? Kadakilaan o karangyaan o kalakihan, di ba? Huwag lang sa weight sana. Pero, di ba? Sabi, everything, di ba? We go big. We go for something great. Syempre, wala namang gustong hindi mag-excel. Tama ba? It's not a wrong desire to excel on something, to be successful, to achieve something great. But, you see, sometimes we get too focused on the greatness that is defined by the world. Alright? So sabi ko nga, ang pursuit of excellence or greatness, hindi bago yan kasi sa Bible and from Mark, sa passage natin today, there are two characters in the Bible named James and John. James and John. Ito yung during ng time ikukwento ko yung Mark 10 para hindi na natin babasahin yung buong chapters. Pag binasa nyo ang Mark 10, kapatid, ito yung time na nagtuturo si Jesus sa kanyang mga disipulo at sa mga tao. And part of the teaching ng Panginoon is yung about the kingdom of God. Who can enter the kingdom of God? Diba? At dito sa Mark 10, chapter 41, nag-start mag-request ang James at John nyo. And si James and John, they requested to be seated, diba? Sabi, Jesus, pwede bang mag-ask ng request sa inyo? Yan yung mga dialogo nila eh, that time. Sabi, pwede ba na kami ay umupo sa iyong kanan at kaliwa, di ba? Sa tabi mo kung nasaan ka. Kasi they feel like that's the throne room of God, that's the seat of Jesus. So where Jesus is, that's where they wanna be. So sabi nga dito, if we read in Mark 10, 41 to 42, let's read it, church. When the ten heard about this, they became indignant with James and John. And Jesus called them together and said, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. At this time, may mga umangal, may nagalit. Ano ba naman tong request na to? Favoritism ba, Lord? Diba? Kasi nagre-request sila na sila yung mga makatabi ni Jesus. They want the glory. They want the greatness to be with Jesus, to sit. Wala namang problema nga. Pero this time, God, Jesus, took the opportunity to teach those people about what greatness means. What true greatness really means. World greatness, kapatid, ang greatness o kadakilaan na makamundo, sinasabi nga. Ito yung about titulo, posisyon, kayamanan, world achievements, wealth, applause, popularity. That's world greatness, kapatid. But when Jesus taught the disciples and the people about this topic right here, sinabi niya sa Mark 10, 43 to 45, not so with you. Sabi kong ang mga namumuno sa lupa ay mga boss na siyang mga nasusunod at kinokontrol nila ang mga tao dahil sa kanilang kapangyarihan at posisyon. Sabi, not so with you. Hindi katulad sa inyo.
Instead, sabi, subalit datapwat, ngunit, whoever, sino man ang gustong maging dakila sa inyo. Kasi God is talking about who will enter the kingdom of God. Who is great in the kingdom of God. So if we want to be great in the context of Jesus, here's what kingdom greatness means. You must be what? What's the first word? You must be servant. And whoever wants to be first, to be great, must be what? What's the second word? Slave of all. For even the Son of Man, who is Jesus, did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Let's go before the Lord. Thank you, God, for your word today. And we know, God, that your word will bring ministry to every person that will hear and listen to it. Salamat, Panginoon, sa bawat pusong handang tumanggap ng katotohanan at katwiran ng iyong salita. Ang salita mo, Panginoon, na nagdudulot ng pagbabago at ng buhay sa sino man, Panginoon, na siyang tatanggap nito. Salamat, O Diyos, sa iyong gawa sa umagang ito at sa pagkilos mo, Panginoon. Salamat sa kapangyarihan mo. We acknowledge you today, Holy Spirit. Come guide us and lead us as we continue to study your word. In Jesus' name, amen. You see, kapatid, sabi, kung gusto mong maging dakila at mahayag na dakila sa kaharian ng Diyos, sabi, una, maging servant. Pag sinabing servant, ano ba ang servant? Alipin. Lingkod. Abang lingkod. Sorry po sa Tagalog. Abang lingkod. Kasi nakakunot na yung noon ni PJ. Abang lingkod. That servant, PJ. And it says, whoever wants to be first, kung sino ang gustong manguna, hindi pangunguna sa titulo, because people want to be leaders. To have the title, to be called sir, madam, boss. But it says here, you must be what? Slave, alipin ng lahat. Because even Jesus himself, hindi dumating at naparito upang paglingkuran kung hindi maglingkod sa nakararami. So these two words, sabi, servant and slave, is one of the many titles that Jesus revealed himself as. We can say Jesus is the King, Jesus is the Lord. But at this time, he said, I am a servant. I am a slave of all. And I gave my life as a ransom for many. Kaya Lodi, si Jesus. Jesus is the ultimate servant of all. If we want to be great like Jesus, we follow his ways as the ultimate servant of all. And these words, kapatid, servant, comes from the Greek word diakonos, diakonos, or however you wanna pronounce it, diakonos, hindi po ako Greco. So itong word na to, ang ibig sabihin, to minister, tumulong, to execute the command of another. Pag sabing execute, gampanan. Gampanan ang utos ng iyong master. And sabi dito, a deacon or diakonos is a servant of a king. Yan po yung deacon na word na ginagamit natin sa simbahan. That's what it means. So hindi lang sila basta leader na pinaglilingkuran. Baliktad, ang deacon ang naglilingkod dapat. Sila ang nagpapakaalipin para pagsilbihan, tulungan, gampanan ang tungkulin para sa iba. Alright? And the word slave comes from the word dulos. Hindi ito yung alipin na puwersado, kapatid. Kasi sa mundo, pag sinabing alipin ka, yung wala kang magawa. Diba? Nalagay lang ako sa sitwasyon na to, hindi ko naman ginusto, ayoko na neto, hindi. But when you say dulos, the slave word na ginamit doon sa Mark 10:44 is that the word dulos, it means it belongs to a master and yet he is the one who gives himself up to another's will.
Ibig sabihin, ikaw ang nagdesisyong magpaalipin sa iyong master. Hindi ka pinilit. Hindi ka pumilit na sumama, sumunod. And that's the kind of bond, di ba, na meron dapat tayo sa ating ama sa langit. Bond servant, yun yung tawag doon, dulos. Ibig sabihin, tayo ang pumoposisyon sa sarili natin to surrender ourselves to the lordship and kingship of God. That's dulos. Kaya nga we say, Lord, whatever you want, you move. We want more. We move too. That's the song we're singing. You speak, we want more. We will listen to you, Lord. Anong gusto mo, Lord? Dun kami. That's willingness, kapatid. Kaya nga, if you feel like coming here to the church at nagiging obligasyon at pabigat ang simbahan, even ang pagbabasa ng salita, even ang pananalangin, kung mabigat yan sa atin, ibang pagkaalipin, kapatid. That's not from God. God has given us free will to choose to love Him and serve Him with our lives. And Jesus modeled it. Kung gusto nating tawaging mga servants, di ba? Hindi lang servant ng ministry leader mo o ng pastor mo o ng simbahan, but as a servant of God, this is what it looks like, kapatid. We willingly surrender ourselves under the kingship of our Master, Jesus Christ. So these things, kapatid, sabi nga, paano magkaroon ng pusong naglilingkod katulad ni Jesus, naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa tao? How did Jesus serve us? That's our question. Kasi kung siya ang ultimate na modelo ng pagiging alipin, ng pagiging manlilingkod, siya ang ating tutularan. And that's our theme for this year, 11th year ng church. Reflection, making Jesus known. And we can make Jesus known by how we live and our ways, our actions, our speech, and how we love. So how did Jesus serve us? Mark 10:45 sinabi, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to what? To give His life as a ransom for many." Kapatid, if we want to see what Jesus' service looks like, the cross is the ultimate expression of His service to you. Kung tatanungin mo paano ko pinaglingkuran ni Jesus, if you look at the cross, yan ang paglilingkod ng Diyos sa'yo. He gave His life. He gave you a way to hope. He gave you a way to life. He gave you a way to eternity. He gave you a way to forgiveness, to healing, to salvation, to redemption. Sabi nga, ransom, kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. That's how Jesus served us. At kung hindi tayo naaantig at nako-convict by how Jesus served us, we haven't encountered Jesus yet. So Jesus gave His life as a ransom for all, dying on the cross for our sins. And He became our way to our salvation. Hindi lang sapas nag-serve si Jesus sa atin. Okay? Hindi lang sapas. Oh, tapos na yan. Ate Kat, 2,000 years ago pa yan eh. Paano na ako pinagsisilbihan ngayon ng Panginoon? His promise in Hebrews 13:5, He said, "I will never leave you nor forsake you." So even in your present moments, kapatid, Jesus is serving us through the Holy Spirit. He gave us the comforter. He gave us a helper. He gave us a guidance counselor. He gave us a teacher, kapatid, so that whatever we would need, namiministeran ito. Na-encourage tayo, natutulungan tayo. So that's Jesus' service today in the present. So that's the present. Sabi nga, Jesus is the same yesterday, today,
and forever. So even in our future, Jesus promised that He's going to serve us. Sabi, because Jesus lives forever, His priesthood lasts forever. Therefore, He is able once and forever to save those who come to God through Him. That's Jesus' service for us. Hindi lang once, but forever. Kaya nga sabi rin, di ba, maganda siya sa Tagalog, basahin natin, church. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan, kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. That's how Jesus serves us today and forever. Tagapamagitan natin siya. Siya ang representative, siya yung abogado mo, yung attorney mo, siya yung nakikiusap sa kalagayan mo. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ama, maawa ka sa kanila. Because sabi nga, Jesus is the way to the Father. So when we come to Jesus, when we repent and come to Jesus, He said He's able to save us. He will save us. Luke 12:37, the servants who are ready and waiting for His return will be rewarded. I tell you the truth, He Himself will sit with them. Anong gagawin ni Jesus? Put on an apron and serve them as they sit and eat. Even sa eternal life mo, eternity, Jesus is still serving you. So you can celebrate with Him. Di ba nakakatuwa, kapatid, to know that you are not alone? That someone is ready to serve you. Someone is always available to serve your needs. And His name is Jesus. So Jesus gave His life to redeem and save us. Pero this is the thing, kapatid, it doesn't end there. Hindi lang tayo, sabi nga, hindi lang tayo naparito sa simbahan, naging Kristiyano upang pagsilbihan lang. Kasi minsan doon na natatapos ang pagiging Kristiyano natin, ang relasyon natin sa Panginoon. I just want to receive the blessing, God. And when we receive it, thank you, Lord. It's not bad, but it's half lang. We're just halfway there. That's the beginning, kapatid. But what the truth is saying today is that Jesus has called us. We have been called, we have been saved to also serve. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve many. Galatians 5:13 sabi, kapatid, dito, that for you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to what? What's the word? To serve one another in? Kailangan buo, kapatid, not just serve one another. Let's not forget the most important part, and let me tell you, it's always the hardest part. We can serve one another and yet not love one another. We can serve God and yet not love God. Sige, tignan mo yung katabi mo. You can serve your seatmate and not yet love your seatmate. Ngiti na lang po, no? Sabi mo, peace be with you. Peace be with you. Pero this is the word. Ito ang katuwiran, katotohanan. And we are all being corrected so that our service to God will not be void and empty. Sabi, we are called, we are saved to also serve one another in love. Yung kalayaan natin sa kasalanan o sa kabayaran sa kamatayan dahil sa kasalanan. Pati ako na, nawawala na rin sa Tagalog. Diba? The death penalty, kapatid, yung kalayaan natin doon, hindi natin yung ginagamit para pagpatuloy natin gawin yung nananais lang natin. Yung kagustuhan lang natin pansarili. Sabi, bagkus, ang kalayaan na binigay sa'yo ni Kristo ay gamitin mo upang paglingkuran ang iba ng may pag-ibig. Amen?
So tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, how can I serve you today? With a smile. So he told his disciples that to be great, to reach greatness, you do that by serving, by becoming a servant and becoming a slave to all. That is a true mark ng isang pagiging Kristiyano. How do we serve God and others like Jesus? Sabi nga dito, I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Kapatid, hindi lang basta tayo naghihintay na walang ginagawa para sa pagpapala ng Diyos. Sabi, kapag ginawa mo ang kanyang katuruan, mapapasayo ang pagpapala ng Panginoon. Hindi lang itong material na pagpapala, ha? We're not preaching just material pagpapala, but even your spiritual blessing that only God can give us. So Jesus set an example how to serve, how to be great in the kingdom. So the first thing that we want to learn, how do we serve God and others like Jesus, is that a heart of a servant is a humble heart. A heart of a servant is a humble heart. Ang puso ng isang naglilingkod ay magpakumbaba. Ayun, magpakumbaba. That's the right Tagalog. Magpakumbaba. So if I ask you, mga kapatid, if you had all the money in the world, if you have all the power, what would you do? Bibilin mo ba lahat ng gusto mo? O itutulong mo sa iba? If we're gonna be honest, kahit ako Lord, kailangan ko ng kotse, number one. Diba? Yan ang unang mo iisipin pag nabigyan ka ng perang malaki, uunahin mo, okay, Lord, gusto ko nito, meron pa ako nito sa listahan ko. And maybe, share ko sa, hindi yung pag-share ang una nating naiisip, hindi yung pagtulong ang una nating naiisip. Sinabi dito, if we're gonna have everything, are we gonna think about others or are we gonna think about ourselves? Because the principle na tinuturo sa atin sa Biblia is just like how Jesus humbled himself and did not think of his own privilege, but he become a servant to all. Philippians 2:6-8, though he was God, he did not think equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his privileges in the heaven, on earth. Sabi, he took the humble position of what? A doulos. And was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself. Nagpakumbaba siya. Hindi niya pinakita, ipinahayag na ako ang Mesiyas, ako si Kristo, ako ang tagapagligtas. He humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. He had every right. May karapatan siyang sabihin, huwag mong gagawin yan sa akin. Huwag mo kong sasaktan. Huwag mo kong duduraan. Huwag mo akong lalaitin. Hindi mo ba ako kilala? He could have said that. And then tapos, wala nang cross. Hindi na siya napako. Kasi he had the divine privileges and rights. But in the mind of Jesus, he was thinking about you and me. He's thinking about your interest, kapatid. In your brokenness, he's thinking about you. In your darkness, he's thinking about you. He's not thinking about of himself. So he said, I can die a criminal's death on a cross, kahit pa sa kahihiyan ko ito, so that hindi mapahiya ang anak ko. That kind of humility. And sometimes tayo, mga kapatid, di ba? Inilalaban pa natin yung karapatan natin kahit magkasagutan na tayo, magkaawayan na tayo. Basta ako ang tama. Ito ang para sa akin. So how can we truly say we are serving one another in love? How can we say that we are becoming like Jesus as a servant in His humility?
So when we say humility or a humble heart of a servant, you think others' interests before yours. Hindi ang karapatan mo o ang pagiging tama mo, but what's the best for your brother and sister. Kasi kahit ako pa ang tama sa argumento namin ni Pastora Gina, kung magkakasira kami at masisira ang relasyon namin, I will not just say, okay, ayoko na makipagtalo po, sige, kung ano pong gusto nyo, yun ang masusunod. Because it happens, maraming pagkakataon na hindi tayo magkakasundo, na hindi tayo magkakaintindihan, but not to the point that we will lose the love for one another because that's the greatest command of God. You may be right, but yet not obeying the command of God. So we need humility, kapatid, to be able to serve one another. And remember, nung sinabi na binigay ni Jesus ang kanyang buhay, hindi lang sa mga perpekto ito. Sabi, He gave His life as a ransom to many, sa Tagalog, sangkatauhan. Meron dyan yung hindi mo kasundo, hindi mo pareho ng hilig, hindi mo pareho ng vibes, ng favorite, hindi mo gusto mong pagsasalita, hindi mo gusto mong pananamit. And yet, Jesus was able to serve them because He did not think of Himself, but He thought of others. And what a wonderful God we have. Na hindi niya ginamit ang kahinaan ko o ang kakulangan ko para sabihin, paglilingkurang kita. If we can be that, na ayoko sa'yo kahit di kita isiserve. Ito lang ang isiserve ko, di ba? Pag sinabi sa atin yan ng Panginoon, nakakalungkot naman, Lord. Kasi ako alam ko, dami kong kahinaan eh. And yet, I need you, God. So a heart of a servant is a humble heart. People with humility put others' needs or interests before their own. And the second one, a heart of a servant is a heart that obeys. Is an obedient heart. Sumusunod. If we're gonna follow the ways of Jesus, sabi nga niya, minodelo niya, Jesus was obedient to the will of God, His Father, until death on the cross. Sa tingin niyo ba, si Jesus tumatalon, excited na ipako sa krus? If you read the Bible, kapatid, umiyak ang Panginoong Jesus. At ang iyak niya, hindi lang iyak na tubig, may dugo pang kasama. Sa sobrang nervyos na siguro niya, stress niya. Sino ba naman pong sasaya na ipapako sa krus? So may mga pagkakataon that we will not love what we're gonna do. It will be painful, it will be hard, it will be difficult. You will have challenges just to obey it, but you obey it anyways. It's not a matter if you love what you do. It's a question if you love who asks you to do it. Sino ang nag-utos sa'yo ang gawin yan? That's the only thing that matters at the end of the day. If we're gonna show obedience to our Father, to our Master in Heaven, kapatid, that's the thing. Sino bang matutuwang love your enemies? Di ba ang hirap gawin nun? And yet, it's written in the Word of God, it's instructed by the Word of God for us to do, kahit hindi natin gustong gawin, we will willingly, dulos, willingly submit to the command of the Father because of who He is. Because of our love for God. It should be the very intention, kapatid, why we do, why what we need to do. Hindi dahil gusto mo, dahil gusto mong gumising ng maaga sa Sunday, yan na nga lang off mo, but I still wanna wake up early because I love being in the presence of God. I love being in the house of God, worshiping Him, seeing Him, encountering Him. That's what motivates us. Hindi kayong gawain, kapatid. Kasi kapag nasa gawain tayo, talagang mamimili lang tayo kung anong madali, kung ano yung feeling good, komportable, convenient sa schedule natin. That's not obedience. Tandaan natin, kapatid, partial obedience is not obedience at all.
Pag sinabing partial, kalahati. 'Di ba? Yung sa New Testament lang yung susundin ko, yung Old Testament medyo hindi ko pakikinggan kasi old eh. Nakalipas na yan eh, dito ako sa New. So kahit sundin mo ang buong sinasabi sa New Testament, if you fail something from the previous, 'di ba kapatid, it's still not obedience sa Panginoon. Naintindihan natin, church? So tignan mo ulit yung katabi mo. Are you ready to serve? And this service, kapatid, hindi lang to obedience sa Panginoon. If we are called to be servant, to be slave of all, even our earthly fathers and leaders and pastors and authorities, na minsan, o even yung katabi mo, minsan di kayo magkasundo, and yet you have to obey. Diba? Magulang mo, I'm sure may mga anak dito na umiiyak pag pinaghugas ng plato, iiyak pero susunod. Diba? So even in our earthly structure, kapatid, we are to obey one another. And that's how we show our service to one another. Sabi, serve in love. A servant owes the master loyalty and diligence. In 1 John 5, verse 3, sabi, in fact, this is love for God. To keep His commands, and His commands are not burdensome. Ibig sabihin, ang utos ng Diyos ay hindi dapat kabigatan sa atin. Hindi dapat tayo yung, ayan na naman si Lord eh. Pinagpipray na naman ako, pinaglilid na naman ako ng life group namin. Ayan na naman sila, magtatawag na Mission Compassion na next week. Off ko sana yun eh. Diba? If we truly love God, whatever He asks of us should not be burdensome. When God says, pray, come to me. Read the word. Do not neglect the fellowship. Dapat hindi tayo nabibigatan sa utos ng Panginoon. John 12:26 sabi, anyone who wants to serve me, who wants to serve God, must follow me because my servants must be where I am. And the Father will honor anyone who serves me. Yan ang request. Diba? Yan ang paglilingkod na tinutugon ng Panginoon. When we follow Him and serve Him, He will honor us. That's a good promise, church. For God to honor us, it says a lot. Sabi, joyful obedience is a willing commitment, a firm decision to continue following, obeying God no matter what the cost is. It is not easy, but a joyful obedience is enduring. Dahil masaya kang sumusunod sa Panginoon, kahit saan ka ipadala, anong ipagawa sa'yo, susunod ka. And when you follow God, sabi nga, He will honor you. Philippians 2:14-15 sabi, do everything without complaining and arguing so that no one can criticize you. Live clean, innocent lives as children of God, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Perverse people. Sabi, do not complain. Sabi mo sa katabi mo, do not complain. Sabi mo sa katabi mo, sa kaliwa naman, huwag kang makipag-away. So pag may sinabi sa inyo si leader, si tatay, si nanay, obey willingly, joyfully, especially when it's God who asks you to do something. Now the third thing, a heart of a servant is a heart that loves. Parang siguro sabi nyo, simple naman yan, Ate Kat. Siyempre, totoo, dapat loving heart, may loving heart ka. Alam niyo ba't ko hinuli? Sabi ko nga, di ba kanina, loving is the hardest part of it. And in love lies the humility and obedience. That's why if we don't know how to love, we cannot obey, we cannot be humble. That's why loving is the hardest part.
Because loving is not an emotion or a feeling na kapag good mood ka, komportable ka, masaya ka, I can love you. I can love you like that. But no, kapatid. 1 Corinthians 13:15, it's teaching us that love is not self-seeking. Love is not self-seeking. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig na naaayon sa Diyos at sa salita niya ay ang pag-ibig na hindi pinipilit ang sarili niyang kagustuhan at pamamaraan. It does not insist on its own way. Hindi kung ano yung komportable sa'yo, kaya ko ibibigay sa'yo yan. Kaya ako magsasakripisyo kasi kaya ko. Hindi sakripisyo yun. I believe it was PJ. I learned this from PJ when he said in one of his sermons that it is not called sacrifice kapag madali yung ibigay. Hindi sakripisyo yan kung madaling i-let go. Kaya nga tinawag na sacrifice kasi it's something that you love so much. Something that is so important to you and yet you have to release it for the benefit ng iba. Itong paborito kong chaleco. Favorite ko to, alam nyo yan. Kaya kong i-release ito. Kahit paborito ko. May nagtaas na ng kamay. Mine na kamay. Sige po, mine sa inyo na po. May nag-mine. Ay, di po ito live selling ha. Pero di ba, hindi tinatawag na sakripisyo ang isang bagay kung madali. Convenience yun eh. So when we say love, it's not self-seeking. It's not in your own self-interest or your self-benefit, but it is for others. Love is always towards others. It's not self-centered, kapatid. Ang taong dinidemand ang kanyang sariling pamamaraan, nananapak ng iba para lang masunod ang kanyang kagustuhan, yung pinipilit na makuha ang kanya and not showing love. It's not showing love. Nakuha mo man yun sa'yo and yet nakasakit ka ng tao. That's not love. The one who loves is willing to let go of his pride, let go of his title, let go of his image so that he can serve others. Kaya napakadali kapatid magkaroon ng appearance ng isang manlilingkod. But it's a whole different story. Iba ang actual na talagang servant's heart that pleases God. Sabi nga sa 1 John 3:16, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us and we ought to what? Lay down our lives for our brothers and sisters. It's not easy to sacrifice your life to someone. It's not easy to sacrifice your comfort for someone. It's not easy to sacrifice yung convenience mo, kung ano yung mas magaan sa'yo, para lang mas maging magaan sa kanya. It's not. But this is how we know love. Sabi, Jesus laid down His life. When He said He laid down His life, He gave everything. Walang tago, pati pamato, all in. Diba, yung sa mga Pinoy, all in. Kasama pato dyan. Wala kang titira sa sarili mo. Sabi, and we ought to do the same way. That's how we love one another if we can say, I can give my life to you. I can lay down my life sa'yo. Yung time ko for me, time ko for you. Yung panggastos ko sa damit ko, sa'yo na lang kapatid. It's hard, di ba? Kasi we have our own needs. It's easy to secure na, okay, ako muna. Bakit siya? But when God touches you and say, serve your brother and sister, we have to obey. We have to humble ourselves before God and serve in love. That's how Jesus modeled it. Romans 13:8-10, owe nothing to anyone except for your obligation. Say the word obligation. Obligation to love one another.
If you love your neighbor, you will fulfill the requirements of God's law. For the commandments say, you must not commit adultery, you must not murder, you must not steal, you must not covet. These and other such commandments are summed up in this one commandment, love your neighbor as yourself. Love does no wrong to others, so love fulfills the requirements of God's law. Yung sinasabing God's law dyan, it's the law of love. The two greatest command of God, to love God with all your heart, your soul, mind. Second is to love your neighbor as yourself. Kung paano ka mag-alala sa sarili mo, ganun ang pag-aalala natin sa iba. And this is not just yung mga katabi lang natin, kapatid, but especially those who haven't encountered the love of God. If we want them to know what love is, we also love them. The same way Jesus loves them and gave His life for them as a ransom for their sins. Amen? Even so, we do not love God because we can get something out of Him. We do not love God dahil meron siyang ibibigay sa'yo, may sasagutin siyang panalangin sa'yo, may makukuha ka sa kanyang honor. But we love God because He loved us first. 1 John 4:19, it says, that truth. Iniibig natin siya dahil una niya tayong inibig. So our service to others and to God in love is just an outflow of God's love for you. It's your response. It should be our natural response. Diba? Na mga nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos. Dahil dumadaloy yan sa atin, napupuno tayo, meron tayong ibinabahagi sa iba. Naaabutan ng iba. Nakakaranas ang iba. But we cannot give what we don't have. If we haven't experienced the love of God, it will be hard for us to show love to others. Serving God and others should be a natural response to God's love for us. Kapatid, at the end of our life, there is one thing that we want to hear from God. And it says in Matthew 25:23, His master replied, "Well done, good and faithful servant." Well done, good and faithful servant. But like what we have read earlier, we cannot be greater than our master. Servants cannot be greater than the master. We don't tell God what we need to do. God will tell us what we need to do. And we humble ourselves to obey it and to love God and others in service. Kapatid, this is what we want to hear. Well done, my good and faithful servant, you have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. And that's the time that we can share with our master's happiness. How do we enter the kingdom of God? How can we achieve greatness in the kingdom of God? We must become servants and slaves to all. So wherever you are, kapatid, whoever you are with, whether you are at home with your family, whether you are in the church with your pastors, leaders, your brothers and sisters, whether you are at work, sa mga boss mo, sa mga katrabaho mo, whether you are in school with your friends and your classmates, always ask, how would Jesus serve them? Paano sila paglilingkuran ng Panginoong Jesus? Kung naririto si Jesus, paano niya sila tutulungan? Ano kayang gagawin ng Panginoon ko? Because if we ask those questions to ourselves, kapatid, I'm sure the direction and guidance of God will be there, assisting you so that you can follow Him wherever He is. And as we wait upon the Lord, kapatid, do what a waiter must do, and that's to serve. Habang naghihintay ka sa Panginoon, gawin mo kung ano ang ginagawa ng mga waiter. At ito ay ang magsilbi. To make sure na ang customer ay may
good experience, nakukuha niya kung ano ang pangangailangan niya, make sure na correct ang kanyang ginagawa. They serve that way. And that's what we ought to do. We are not just here para lang pagsilbihan ng Panginoon. As we allow God to serve us, we learn from Him so we can serve others. We can serve beyond ourselves, kapatid, as we continue to surrender and submit ourselves to God. It is only through the power of the Holy Spirit in us that we can go beyond ourselves and say, God, I'm humbling myself. I want to follow you and obey you because I love you.